We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV Balitang Amianan. Masantos yung araw, kapuso. Narito na ang Balitang Amianan. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Ako po si CJ Torida. Kami ang tropa ng katotohanan na maghatid ng mga balitang walang kinikilingan at walang pinoprotektahan. Live mula rito sa GMA Complex sa Dagupan City, ako si Joanne Punsoy. Naimbaga mali. Live naman mula rito sa GMA Ilocos Station. Ako naman po si Ivy Hernando. Patay ang 59 anyos na lalaki matapos matabunan ng gumuhong lupa sa Tubo Abra. Narito ang report. Wala ng buhay nang matagpuan ang 59 anyos na si Dario Sario matapos matabunan ng lupa mula sa gumuhong bundok sa barangay Wayangan, Tubo Abra kagabi, bunsod ng pag-ulan. Natabunan ang kubong sinisilungan ng biktima. Tumama rin ang bahagi ng nasirang kubo sa ulo ng biktima. Sinisikap pa ng GMA Regional TV Balitang Amianan na makuhanan ng pahayag ang kaanak ng biktima. Actually, worker po sila doon. Gardening po sila. That night, plano talaga daw nilang iuwi dito sa baba sa barangay Wayangan kasi doon talaga sila matututo. Sa Tubo Abra pa rin, nagpapatuloy ang clearing operation ng mga otoridad sa nangyaring rock slide sa bahagi ng Supo Wayangan Road na bunsod pa rin ng pag-ulan. Walang nakadadaan na kahit anong uri ng sasakyan sa lugar. Samantala, sa bayan naman ng Bolinoy, nahulog ang isang rider kasama ang sinakyang motorsiklo matapos anurin ng tubig sa kalsada. Tumaas kasi ang level ng tubig sa sapa na dumidiretso sa kalsada. Hindi naman nasugatan ang rider at tinulungan ng mga pulis na maiahon ang kanyang motorsiklo. CJ Torida, Balitang Amianan. Ilang lupain sa Kabayan Benguet nagkabitak-bitak. Nasa 60 kabahayan pinangangambahang masira. May ulat si Jasmine Gabriel Galban. Nagkabitak-bitak ang bahagi ng lupang kinatatayuan ng mga bahay sa Sitio Tinalab, Barangay Balay, Kabayan Benguet. Mahahaba ang bitak. Resulta ito na nangyaring lindol isang linggo nang nakalilipas. Sa inspeksyon ng lokal na pamahalaan, may tuturing ng critical area ang kinatatayuan ng mga bahay. Sa binomonitor natin, yun nga, at least nag-initiate yung community mismo. So, ang ginawa natin, nag-assist. Pinangangambahang masira ang nasa 60 bahay sakaling umulan ng malakas. Pag umulan kasi at andun pa kami sa bahay namin, wala na talaga, baka matatabunan. Hindi natin alam kung pa dahil itong bitak na ito, hindi natin alam kung baka lumalakas yung ulan, baka bibigay yan. Bukod sa bahagi ng Barangay Balay, minomonitor din ang iba pang lugar sa Benguet. Sumasailalim na sa inspeksyon ng Mines and Geosciences Bureau ang mga lugar na nakitaan ng pagbitak ng lupa. Kasi they are the agency in charge of that, no? Yung pag-assess ng mga gumalaw na lupa so that they could make a sound assessment.
And of course, recommendation kung anong dapat gawin. Sakaling makaranas ng malakas na buhos ng ulan, inabisuhan ng mga apektadong residente na agad lumikas sa mga itinalagang evacuation site sa lugar. Kasama si Wilson C. Jasmine Gabriel Galban, Balitang Amianan. Ilang mag-anak na naapektuhan ng lindol sa Kawayan, Ilocosur, nakikitira muna sa kanilang mga kaanak. Yan ang tinutukan live ni Teres Undayon. Tere. Joanne, sa dami ng napinsala ng lindol, hindi pa rin maalis sa isipan ng ilang residente ang naranasang malakas na pagyanin. Takot na umanong bumalik ang pamilya ni Kimberly sa kanilang bahay sa Barangay Puro, Kawayan, Ilocosur. Labis na napinsala ng lindol ang kanilang bahay. Lumubog din daw ito at delikado ng tirhan. Ibalay mi ma'am talaga nga in-advise na nga madi nga pagyanan pa ilaing. Kasi DJ namin bimaba nga talaga DJ. Sa DJ na buong-buong tiles kinagiji sementong lang. Wala na umano silang kasama sa evacuation center, kaya't nakuusap na muna sila sa ilang kaanak upang pansamantalang makituloy. Nagkukulang na rin umano sila sa supply sa pagkain dahil tatlong pamilya silang nakikituloy. Wala pa raw silang balak bumalik sa kanilang barangay. Bubutin kami lata, ma'am. Uray no, awanti gingginid kasla, gingginid lata ti panagri namin. Kasi impinami mo lata, deji napigsa nga napasama ka gingginid din, ma'am. Samantala, nakahanda naman na ang relief assistance ng PSWD sa mga naapektuhan ng lindol. Marami na rin pondong nalikom ng probinsya kasi marami na rin kami nakita ang mga pondo dati ng probinsya namin gaya ng mga para sa quick response fund, relief goods fund, and financial assistance fund. May sapat na pondo naman daw ang tanggapan para sa relief operation. Joanne, laging paalala ng otoridad sa mga residente na huwag mag-alala dahil laging nakaalalay ang provincial government ng Ilocosur sa kanilang pangangailangan. Joanne? Maraming salamat, Teres Undayon. Bahay na nakitaan ng bitak sa Bangged Abra, nilooban ng hindi pa nakikilalang kawatan. Narito ang report. Masama ang loob ng school principal na si Rico Tobadeza Jr. ng Zone 7, Bangged Abra matapos silang manakawan kagabi. Kwento niya, umalis muna sila sa kanilang bahay dahil sa mga nakitang bitak bunsod ng lindol. Isang linggo na silang nangungupahan malapit din sa kanilang bahay. Nagulat na lamang sila nang makitang nakabukas ang pinto ng kanilang bahay pasado alas 5 kaninang madaling araw. Tumambad sa kanila ang nagkalat na mga gamit sa loob ng bahay. Nawawala ang kanyang pitaka na may lamang 7,000 pisong halaga ng pera. Hindi malamang halaga ng pera sa loob ng bag ng kanilang kasama. At maging ang cellphone na inilagay sa cabinet ay tinangay rin. Punta agad ako sa taas, tinignan ko yung mga gamit ko. Lahat yung mga gamit nakasambulat, wala na yung sweldo ko. Walang iniwan kahit 100 lang. Posible umanong umakyat ang suspect sa isang butas mula sa kanilang kapitbahay at sa baba na lumabas. Nagsagawa na ng paunang imbestigasyon ang pulisya pero wala pang natutukoy na suspect. Patuloy ang imbestigasyon sa insidente. Tayo lahat kasi biktima po ito lahat sa lindol na to. So maging alerto lang po lahat. Huwag nating iwanan na naka-open yung bahay natin. Kung ano naman, dapat yung mga importanteng gamit, dapat karga-karga po natin palagi, lalo na yung pera natin. CJ Torida, Balitang Amianan. Lola at dalawang apo nito pinagsasaksak ng kanilang dating caretaker sa Santa Teresita, Cagayan. Dalawa patay. Tutukan sa report. Mga saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan ang ikinasawi ng magkapatid na alias Marco, 6 na taong gulang, at alias Maria, 5 taong gulang, habang sugatan naman ang kanilang lola na si Evelyn Perez, 64 na taong gulang, retiradong prinsipal at isang negosyante sa Santa Teresita, Cagayan. Ang sospek sa krimen, ang dati nilang katiwala sa kanilang sakahan na si Jerry Hinova. Gabi na mangyari ang pananaksak. Una raw nakarinig ng ingay sa kusina ng kanilang bahay si Perez, kaya nagtungo siya roon at isinara ang pintuan. Pero pagbalik po niya, dun po sa kanilang kwarto, nandun na po yung suspect na nasa katamtamang pangatawan, nakasuit po na itim na bode. Dito na umano nagising si alias Marco, pero siya naman ang pinagbalingan ng sospek sa kasunod na pinagsasaksak ang tulog nitong kapatid na si alias Maria.
nakipagdulo po yung matanda, pero mahina po yun. At itinali po ng suspect yung kanyang binti gamit po yung tali ng baboy na may tela. At cord naman po ng charger ng cellphone sa kanyang braso kaya hindi na po siya nakalaban. Tinangay ng sospek ang hindi pa matukoy na halaga ng pera at mga gintong alahas ni Perez. Nagsagawa ng hot pursuit operation ang pulisya pero nagawa pang tumakbo ng sospek tangay ang isang sling bag na magtungo ang PNP sa kanyang tirahan. Dito na nakipaghabulan ang PNP at mabaril ang sospek sa bahaging puwet. Napag-alamang mga gintong alahas pala ni Perez ang laman ng sling bag. Napag-alaman din po ano, na may problema umano po itong suspek na to. Sa pera, no, yung living partner ng suspect na siyang panito na kanyang panluloob sa bahay ng mga bisita. Dinala rin sa paggamutan ng sospek, nasampahan na rin siya ng patong-patong na kaso. Hiniling ng mga kaanak ng biktima sa pulisya na huwag na munang magbigay ng pahayag kaugnay sa insidente. Joan Punsoy, Balita Amianan. Mga kapuso, kaabang-abang ang eksena sa Lolong. Magkakatakas pa kaya si Karina kung patuloy siyang pahihirapan ng mga bansun? May magseselos naman sa tila pagiging malapit ni Bella at Lolong. Dumada moves na nga ba si Bella kay Lolong? Paano na kaya si LC? Panoorin ang damuhalang sorpresa sa Lolong sa GMA Telebabad pagkatapos ng 24 oras. Ito ang GMA Regional TV Balitang Amianan. Ito ang GMA Regional TV Balitang Amianan. Umano'y lasing na motorista tinangkang saksakin ang isang pulis sa checkpoint sa Alameda City, Pangasinan. Narito ang report. Kasalukuyan ang oplansita ng pulisya sa Alameda City, Pangasinan nang huminto ang isang motorista. Makikita ang pagtakbo papalayo ng pulis. Isang lalaki naman ang sumunod sa kanya na may hawak na patalim. Napaupo ang lalaki at ibinaon ang hawak na patalim sa kalsada. Dito na umano binunot ng pulis ang kanyang baril para pasukuin ang lalaki. Nang makakuha ng tiyempo, dito na hinuli ang lalaki at dinisarmahan. After the arrest, nakainom po yung ating suspect. At during the interview, parang ito ay sinasabi niya na gusto niyang mamatay dahil parang nagkaroon siya ng tama ng loob sa nagkaroon siya ng kaaway sa pamilya niya. Ayon kay Police Staff Sergeant Richard More, unang nasitang motorista dahil walang suot na helmet. Siya na po yung kanyang susunod. Eh, hindi na siya umabot sa akin. Bali, yung motor niya, ipinakot niya pero naka-down. Itinan na niya. Tapos, ayun, sabay bunot na po siya. Pero nabigla po ako. Hindi pa ako hindi po ready. Dumistansya po ako. Napag-alamang lasing ang lalaki ng mag-amok at subukang undayan ng saksak si More. Na-recover din ang isang patalim na ginamit sa krimen. Nasimpilan na ng pulisyang suspect na sinampahan ng kasong direct assault. Patuloy pang kinukuhanan ng pahayag ang suspect. Joan Punsoy, Balita Amianan. Bangkay ng isang dalagita na tagpo ang palutang-lutang sa dagat sa San Fabian, Pangasinan. Tutukan sa report. Nalunod matapos magkayayaan sa isang family outing sa dagat sa Nibaliw Vidal, San Fabian, Pangasinan, ang 16 na taong gulang na si Jeneline Ibasitas, Tubong Mangaldan, Pangasinan. Natagpo ang palutang-lutang ang bangkay nito sa katabing barangay ng Subol. Malakas yung agos sa ilalim, yung sila napagpad. May kasama siya actually yung pinsan niya. Hindi na nila nahila nung pailalim na yung babae. Kwento ng kaanak ng biktima, hindi naman daw nila inakala na mapupunta sa malalim na bahagi ng dagat ang biktima, lalo't hindi raw siya marunong lumangoy. Kasi sabi kasi niya, di daw siya maliligo, tapos bigla siyang naligo. Pinaghahanap ng otoridad ang 60 taong gulang na si Conrado Bautista, residente ng barangay Ambalayat, Tagudin, Luxor, matapos umanong tangayin ng malakas na ragasan ng ilog. May panghuli sila ng itga doon sa ilog, tapos pinapantayan nila, tatlo sila. Natagpuan ang bangkay ng biktima sa barangay Pudok, Alzate, Bangar, La Union. Saka kapag umuulan, wag namin lang pumunta sa ilog kasi hindi natin mamalayan, bigla na lang na lumakas yung tubig. Joan Punsoy, Balita Amianan. Ilang deboto nagsidatingan na sa St. John the Evangelist Cathedral para sa enthronement ng Our Lady of Manawag. Nakatutok doon live si Jasmine Gabriel Galban.
Jasmine? Si CJ, mahalaga at makabuluhan ang araw na ito para sa mga deboto dahil ngayong araw ang enthronement ni Our Lady of Manawag dito sa St. John Cathedral sa lungsod ng Dagupan. Maagang nagtungo sa St. John the Evangelist Cathedral si Aling Aileen. Nag-alay siya ng bulaklak sa pedestal na permanenteng paglalagyan sa imahe ni Our Lady of Manawag. Bata pa lang daw si Aling Aileen ay deboto na siya ni Inang Maria. Hindi na raw mabilang ang kanyang mga panalangin na nabigyan ng tugon. Miyembro siya ng Daughters of Mary Immaculate. Parang si Mama Mary ang nag-introduce sa akin kay Jesus. Eksakto alas 12 ng tanghali kanina, isinara sa mga motorista ang ilan sa pangunahing kalsada sa Dagupan City upang bigyang daan ng aktibidad ngayong hapon. Naglagay ng LED screen wall sa labas ng simbahan para sa mga debotong hindi na makakapasok sa loob. Kundi para mas malaki yung makita nila. Kasi kung malayo-layo ka na sa bangko, ay maliliit na rin yung nakikita mo eh. So para mas detailed yung kanilang nakikita para makapag-participate din dun sa ating celebration. Mensahe ng matatag na pananampalataya ang naisibahagi ng Simbahang Katolika sa mga deboto ng Our Lady of Manawag. At hindi lang ang pananampalataya magstay sa puso, ang pananampalataya kasi dapat lumabas sa ating kamay, lumabas sa ating pamumuhay. Kasi yung pananampalataya hindi natin isinasabuhay ay magiging judgment natin pagdating ng panahon. Sa bahagi na ito ng kathedral, inilagay ang pedestal ni Inang Maria. Ang gagawing enthronement ay bahagi ng pag-alala sa makasaysayang pananatili ng Berheng Maria sa lungsod ng Dagupan noong June 27, 1898 hanggang July 22, 1898. CJ, ongoing ngayon yung misa dito sa St. John Cathedral na pinapangunahan ni Lingayen Dagupan Archbishop Socrates Villegas. Actually, sa mga oras nga na ito ay ongoing yung homily mismo ni Father Soc. At doon sa loob ng simbahan, around nasa 1,300 yung mga debotong naroon dahil ang capacity ng simbahan ay nasa 1,300 na mga deboto. Plus, aside doon sa mga nasa loob ng simbahan ay marami pang mga deboto na nasa paligid na rin ng simbahan dahil hindi na nga rin kakasya sa loob ng simbahan. Well, naka-assist na dyan yung mga police personnel. Meron ding mga naka-standby dyan na mga medical station in case na may mga kababayan tayo, may mga deboto na mahilo na nag-attend pa doon sa procession simula sa bayan ng Manawag. Samantala, before yung Misa CJ, 4:20 p.m. nang dumating dito sa St. John Cathedral ang imahen ni Our Lady of Manawag. 4:45 nag-start yung Misa. And after nitong misa, ay agad naman na isasagawa yung enthronement ni Our Lady of Manawag. Samantala, CJ, bukas naman, alas 10 ng umaga ang Holy Mass, na pangungunahan ni Most Reverend Charles John Brown, ang Apostolic Nuncio to the Philippines. At after nga ng Mass ay magsasagawa naman ng solemn blessing ng sa pedestal at maging sa imahe ni Our Lady of Manawag. CJ? Jasmine, since tapos na yung prosesyon, bukas na ba sa mga motorista yung mga kalsadang pansamantalang isinara kanina? Tama ka nga dyan, CJ, right after na makalabas o makadaan yung prosesyon dun sa mga pangunahing kalsada na isinara para dun sa prosesyon, ay agad na yan na inopen ng poso para sa mga motorista. And even dito nga sa may bahagi ng AB Fernandez Avenue ay binuksan na yan sa mga motorista. Though may mga motorista pa rin na dumadaan sa bahagi naman ng Galvan Street dahil syempre inaasahan pa rin later yung paglabas, yung sabay-sabay na paglabas ng mga deboto pagkatapos ng enthronement. Actually, ina-anticipate na yon ng PNP at ng POSO para maiwasan din syempre yung mas matinding traffic flow sa bahagi naman sa may tapat mismo ng simbahan. Si Jay? Okay, maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Blood sampling sa mga Sentinel Pig isinagawa sa mga Aldan, Pangasinan. Naritong report. 53 alagang baboy ni Rosita ang sumailalim sa kaling operasyon matapos tumamang African Swine Fever o ASF virus sa bayan ng Mangaldan, Pangasinan. Una na niyang natanggap ang financial assistance mula sa Department of Agriculture. Noong nakarang buwan lamang, dumating na rin ang Sentinel Pigs na bahagi ng Hog Repopulation Program ng DA. Para makapag-umpisa na kami. Kasi doon yung pinagkukunan namin nga ng pangkabuhayan na
Malaking tulong. Matapos ang 40 araw, sumailalim sa blood sampling ang maalagang baboy. Ito'y para malaman kung negatibo na sa ASF virus ang nasabing mga baboy. It's para mapatunayan kung sila po ay lalabas sa resort na negative, ay pwede na po tayong ma-declare na ASF free. 45 hog raisers ang nakatanggap ng sentinel pig sa bayan. Tatlong baboy na mayroong tig 15 kilo ang timbang ang natanggap ng bawat hog raiser. Kung magnegatibo ang mga baboy sa ASF virus, papayagan ng mag-alaga ng baboy ang apektadong hog raiser, maging ang mga babuyan na nasa 1 kilometer radius nito. Kasama si Jing Dakanay, Joan Punsoy, Balitang Amianan. Mga aitas sa Pampanga na naapektuhan ng lindol noong 2019, binigyan ng bahay. Narito ang report. Sariwa pa ang alaala ng 29 anyos na si Ofelia. Ang pagtama ng magnitude 6.2 na lindol sa Pampanga noong 2019. Kaya labis ang kanyang takot nang yanigin ng malakas na lindol ang malaking bahagi ng Luzon noong nakaraang linggo. Nandun po ako sa Pangaranan pero po kinabahan din po. Bakit? Siyempre po kung kailan kami lilipat na sa bagong bahay, doon na ang lindol. Pero nagano po kami sa Panginoon, sana di na po maulit yung dati. Pero ang ibang aita tulad ni Joey, nakasanayan na raw ang mga lindol, kaya hindi na umano sila masyadong nababahala. Hindi na po kasi madalas lang po namin na narinig sa lindol. Kumbaga sa kwan, sanayin po natin na kasi palagi naman po yan eh. Hindi naman po natin maaalis yan. Kamakailan formal nang ipinasakamay ng provincial government ang mga housing units sa mga aita sa Barangay Diaz, Porac, Pampanga na nawala ng bahay dahil sa lindol noong 2019. Lahat po ng mga naapektuhan ng lindol, yung mga kapatid natin katutubo na nasa bundok at hindi na po pwedeng matayuan ng bahay yung mga sityo barangay nila, dito na ho lahat natin dadalhin yung mga yun. So gagawa ho tayo sa malaking community rito para sa mga kapatid nating katutubo. Inilipat din ang mga aitas sa Barangay Babo, Pangulo matapos ideklara ng DENR ang kanilang lugar bilang non-habitable zone. Bilang naman ng bayan po, nakita ko talaga at ako'y natat sa pinakitang kasayaan. Tears of joy ka nga. Malaking tulong po ito sa aming mga kababayan na aipis. Maliban dito, nakatanggap ang mga benepisyaryo ng tig-isang kaba ng bigas, mga delata at financial assistance. Trace De Leon, Balitang Amianan. Mga kapuso, tutok na sa Love You Stranger ngayong Miyerkules ng gabi. Hahantong sa suntukan ang kumprontasyon ni na Ben at Tristan. Dahil dito, masasampal ni LJ si Tristan. Tila nakokonsensya na si Tristan, siya na kaya ang lilom? Alamin ngayong gabi sa Love You Stranger sa GMA Talababan. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Amianan. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Amianan. Isang klinika sa Kabanatuan City, Nueva Ecija, hinold up. Mahigit 8 milyong pisong halaga ng pera at mga alahas na tangay. Narito ang report. Naaresto ng mga otoridad ang isa sa mga suspect sa pang-hold up sa isang dermatology clinic sa Cabanatuan City, Nueva Ecija. Sa istasyon ng pulisya, positibong itinuro ng mga kawanin ng clinic ang suspect na naaresto sa Barangay Santa Rita, Santo Domingo, Nueva Ecija kahapon. Patuloy na pinaghahanap ang isa pang suspect. Magpa-check po natin ang mga identities through fingerprint examination. Hapon ng Sabado, nang pasukin ng mga suspect ang clinic sa isang gusali sa Barangay H, Concepcion, Cabanatuan City. Tinangay ng mga suspect ang mga mamahaling alahas, mga cellphone at pera na nagkakahalaga ng 8 milyong piso. Nabawi ang ilang cellphone at gadget mula sa naarest ng suspect. Sinampa na ng kaukulang kaso ang suspect. Wala pa siyang pahayag. Hindi rin muna nagbigay ng pahayag ang may-ari ng clinic. Meron po siyang connection sa mga previous na robbery holdups na nangyari po dito sa probinsya at kung saan po ay siya po ay konektado sa isang grupo ng mga holdupper na nahuli po ng Peñaranda Municipal Police Station. CJ Torida, Balitang Amianan.
Mahabang pila sa PSA, mababawasan na umano ngayong permanente na ang validity ng birth, marriage at death certificate. Sundan sa report. Laking ginhawa umano para sa mga kumukuha ng dokumento sa Philippine Statistics Authority ngayong naisabatas na ang permanent validity sa pagkuha ng birth certificate, marriage certificate at death certificate. Malaking tipid daw ito lalo na sa pera, oras at pagod sa pagpila upang kumuha ng dokumento. The advantage yun para sa mga citizens, di ba? Lalo na sa mga seniors, sa mga pregnant. So magiging madali na lang. At syempre, kuha na rin, makakatipid na rin ng time, ng energy, ng money para mag-process ng mga documents. Maganda po kasi para hindi na ako mahirapan na pumila-pila dito. Tapos lalo't ngayon, by appointment na po kasi ngayon, di ba? Kailangan pang pumila lalo sa mga screening. Inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang permanent validity ng birth certificate, marriage certificate at death certificate. Gayon din ang ilang dokumento na magmumula sa civil registry. Sa ilalim ng Republic Act 1109 o ang Permanent Validity of the Certificates of Live Birth, Death, Marriage Act, hindi na kailangan na muling gumastos at pumila pa sa PSA upang kumuha ng bagong kopya nito. May mga ilang tanggapan kasi na nag-request ng mga dokumento na na-issue o na-iproseso sa loob ng 6 na buwan. Ngunit nilinaw ng Philippine Statistics Authority na wala umanong expiration date sa pag-i-issue ng mga public document. Wala namang problema sa tanggapan namin yan. Ang kawawa talaga yung mga tao. 6 months, pinapakuha, bago, kahit meron na silang hawak-hawak talaga. Maganda yan, nasa patas nila para... nasa patas na mas maganda nga para hindi naman mahirapan yung mga tao. Kasama si Henry Dumincil, Claire Lacanilaw, Balitang Amianan. Brigada Eskwela sa mga paaralan sa ilang bahagi ng Hilagang Luzon, Puspusan. Sundan sa report. Nagkaisama guro at estudyante sa Lawag City, Ilocos Norte sa kanilang brigada eskwela. Bukod sa paglilinis, pininturahan din ang mga lumang upuan. Tumulong ang ilang magulang at opisyal ng barangay para sa paglilinis sa loob ng paaralan. Dito nagpapakita na pinapakita nila ang bayanihan, pagkakaisa at pagtutulungan dito sa Plaridel Elementary School. Umarangkada na ang Brigada Eskwela sa Isabela. Kabilang sa mga nagsagawa ng kick-off ceremony ang Alibago National High School na ibinida ang kanilang Brigada Eskwela at Opland Balik Eskwela na may temang tugon sa hamon ng ligtas na balik-aral. Layo na aktibidad na matiyak na maayos at ligtas ang pagbabalik eskwela ng mga estudyante sa August 22. Kabilang sa mga ginawa ay ang paglilinis sa silid-aralan, grass cutting, trimming ng mga puno at paglilinis sa kapaligiran na maaring pamugaran ng mga lamok. Wala pong room na may mga sira or butas. Actually, ang aming eskwelahan, hindi pa man brigada eskwela, ay inihahanda na po talaga namin para sa darating na pasukan po. Handang-handa po ang aming eskwelahan. Masaya na po kasi nakapag aral na sila ng maayos, katulad noon na learning module. Hindi sila gaanong nakakapag-aral ng maayos. Samantala, suspendido ang pagsasagawa ng Brigada Eskwela sa Abra, bunsod na nangyaring lindol noong nakaraang linggo. Patuloy inspeksyon sa mga paaralan dahil sa matinding epekto ng lindol at sunod-sunod na aftershocks. Kabilang sa mga hindi pa nasuri, ang Banggood West Central School kung saan isang classroom ang nakitaan na mabitak. Maging ang division office ay hindi rin nakaligtas sa lindol. Gayunman, patuloy ang online at Dropbox enrollment ng mga estudyante para sa susunod na school year. Inaasahang magsasagawa ang DepEd ng psychological first aid sa mga mag-aaral bago ang klase dahil marami pa rin ang nakararanas ng trauma bunsod ng lindol. Joan Punsoy, Balitang Amianan. Misting at fogging operation sa mga paaralan sa Dagupan City tututukan sa Brigada Eskwela. Sundan sa ulat ni Jasmine Gabriel Galban.
nakapagtatala ng mataas na kaso ng dengue sa Dagupan City. Dahil dito, magsasagawa ang City Health Office ng misting at fogging operation sa lahat ng mga paaralan sa syudad. Isasabay ito sa malawakang brigada eskwela ng DepEd. Walang clustering pero may mga cases tayo. Medyo tumataas na sa 25 na po yung nasa naka-record sa amin, pero sana hindi na dumami. Prioridad ang binabahang eskwelahan, gaya ng West Central Elementary School 1. Maglalagay rin ng mosquito-treated net sa mga silid-aralan. Mabuting hakbang po ito at mas maganda po ito para at least ang bawat paaralan ay handang-handa na para kontra ito sa dengue po. Malaking bagay raw para sa mga magulang at mag-aaral ang hakbang na ito ng lokal na pamahalaan. Mahalaga kasi mapangalagaan at maprotektahan ang kalusugan ng mga bata. Yung mga bata hindi sila ma-dedengue. Osib lahat ang mga bata. Saka lahat ang basura, ititapon, iayos. Kailangan ang gusto ko, maayos ang pag-ano sa mga bata. Kasama si Wilson C. Jasmine Gabriel Galban, Balitang Amianan. Ilang motorista hiling na ibaba pa ang presyo ng langis. Ang detalye sa report. Epektibo kahapon ang dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo ng ilang kumpanya ng langis. Tumaas ng 75 centavos ang kadalitro ng gasolina, habang bumaba sa 60 centavos ang kadalitro ng diesel. Bumaba sa 75 centavos ang kadalitro ng kerosene. Namumblema po, lalo na kapag pag tumataas, lalo na. Pero mas natutuwa kami pag buwababa. Unti-unti lang kasi masakit talaga sa bulsa. Tapos pag malapit lang, maglalakad na lang. Pero pag yung malalayo, syempre, motor. Ang ilang tricycle driver, bihira na lang pumasada dahil sa mataas na presyo ng gasolina. Ang tumataas lang yung presyo ng gasolina, edi yung kikitahin namin sa pagpasada, di sa gasolina mapupunta. Ganun po yun. Kaya ngayon, bihira na lang akong pumasada. Hatid sundo na lang ang ginagawa ko sa mga apo ko. Ayon sa Oil Industry Management Bureau, ang dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo ay bunsod ng pagbaba ng demand sa pandaigdigang pamilihan. Basically, ang dahilan ng mga rollbacks dahil pa rin sa pagbaba ng demand. Una, yung pagtaas ng interest rate na inimpose ng United States para i-address yung inflation. Siyempre, kapag mampahal ang mga bilihin, so nagtitipid ang mga tao. Kasama si Wilson C. Claire Lacanilaw, Balitang Amianan. St. Dominic Parish Church sa San Carlos City, Pangasinan, e dineklara ni Pope Francis bilang minor basilica. Silipin sa report. Deklara ni Pope Francis bilang minor basilica ang St. Dominic Parish Church sa San Carlos City, Pangasinan. Itinuturing na pinakamatandang brick church ang St. Dominic Parish Church na pinangalanan na ngayon na Minor Basilica of St. Dominic de Guzman. Taong 1587 nang itayo ang unang Dominican Church sa lalawigan ng Pangasinan. Tatlong beses inilipat ang lokasyon nito hanggang sa nakumpleto ang pagtatayo ng simbahan taong 1773. Sumasalamin ito hindi lang sa matibay na pananampalataya ng mga deboto, kundi naging sandigan din ito at ospital ng mga sundalong Amerikano noong 1945 na kasagsagan ng World War II. Napakasaya ng buong San Carlos, ng buong Archdiocese of Lingayen Dagupan. Dahil itong San Carlos was acknowledged for its historical value na maging minor basilica. Isa pang magagandang information, itong binalatong St. Dominic Church ay napaglingkuran ng dalawang santo na pare. Blessing daw ito para sa ilang deboto at miyembro ng simbahan. Kasi isa na sa pinakamatagal na simbahan. Masaya kasi parang nakaka-proud kasi nagtagal dito sa loob ng 250 years na po ata ang simbahang katoliko ng St. Dominic. Mensahe ng simbahang katolika na panatilihin ang malalim na pananampalataya at magpatuloy na maglingkod sa kalwalhatian ng Diyos. Let us keep the faith alive and burning. We invite you to come to our church again to love more God and to serve the church better. Kasama si Henry Duminsil, Claire Lacanilaw, Balitang Amianan.
Puso Primetime King Dingdong Dantes nagdiwang ng kanyang kaarawan sa Balisin Island. Narito ang report. Espesyal ang naging selebrasyon ng kaarawan ni Kapuso Primetime King Dingdong Dantes na ginanap sa Balisin Island kasama ang buong family. Hindi maitago ang ngiti at saya ni Dingdong sa kanyang kaarawan. With hugs and kisses from Ate Zia and Ziggy. Happy birthday! Isang matamis na halik naman ang hatid ni Kapuso Primetime Queen na si Marian Rivera sa kanyang mister. Kasabay nito ang isang sweet birthday greeting na ipinost niyan sa social media. Anya, most amazing husband si Dong at mananatiling kanyang favorite person. Ipinakita rin ni Marian ang kanyang beach body look sa Balisin Island. Pinatunayan niya na isa siyang hot mama dahil sa kanyang abs. Kamakailan, tinaguri ang GMA Thanksgiving Gala Couple of the Night sina Kapuso Primetime Couple, Dingdong Dantes at Marian Rivera. Labis ang pasasalamat ng dalawa sa Kapuso Network. Sa mga kapuso natin mula ang parir ng Luzon, Visayas, Mindanao, 72 years na Kapuso Network. Claire Lacanilaw, Balitang Amianan. Samantala, mapapanood niyo pong episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa mga pinakamainit na balita mula sa marehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa hilaga at gitnang Luzon, maging mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At iyan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa hilaga at gitnang Luzon. Ako si Joan Punsoy. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako si Ivy Hernando. Ako naman po si CJ Torida. Kami ang GMA Regional TV Balitang Amianan. Maninilbihan ng buong puso para sa Pilipino. Of course, very happy kasi kahit papano, at least this event really speaks about na we're really moving forward after the pandemic. And what's really nice about this event also, it's a charity event. That's all the proceeds will go to the Kapuso Foundation. And it's also nice to see all my fellow artists at GMA in person. Very, very excited seeing everybody here. Mga actors, mga actresses, alam mo, na napapanood ko lang sila, hindi ba? Pero yung para akong ano, para akong fan, na ganun ba? You know, para kang bumalik dun sa pagkabata mo na matuwa ka, nakikita mo yung mga idols mo. Ako, I look forward to meeting everyone from GMA. It's my first time attending a big event like this at GMA, so I'm looking forward to seeing all the new faces and the familiar faces as well. Yeah. Well, besides the fashion and the looks of everybody, I'm excited for the camaraderie. I'm excited for the bond with my co-artists. This is one of the first few events of GMA during the pandemic. So I'm very, very excited to see everybody dolled up. Thank you so much for having this celebration and bringing everybody together. It's always nice, especially ngayon with, of course, the pandemic still happening, that we can finally do these things. So thank you so much, GMA, for this wonderful night. I love that we are also given so much freedom to express ourselves and also to discover ourselves. Siguro dahil more than 16 years ago, ako naging kapuso. Parang na-feel ko talaga yung growth and yung freedom na binigay nila sa akin to change through the years. And tinanggap nila ako in all versions. It means everything. It's my second home. I grew up in GMA and I will always be a kapuso. So I'm really happy that it's a Thanksgiving. It's celebrating 72 years of anniversary. And of course, it's for a cause, for GMA Kapuso Foundation.